sa lunda, Vice President ng Amerika at Ambassador sa Sri Lanka, muntik na patay sa pagbomba at mortar attack. Batang sobrang tabak sa UK, pagkagobyerno na ang mag-alaga. Arnis mula muling painitin at pagkapati sa Olympics, susunod na yan sa bandila. Gusto ng grupong Buena Mano Self-Defense na muling buhayin ang interes Arnis. Hindi lang ganito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Kilalanin ang mga astig. Kung ang Korea ay may Taekwondo, ang China ay may Kung Fu, ang Pilipinas ay may Arnis. Isang man itong tinagalog halong martial arts and fighting system mula sa iba't ibang bansa. Ang Arnis ay pinigilala bilang isang indigenous Philippine sport. Ang termino Arnis ay nagmula sa Pilipinas. Pero kumpara sa ibang martial arts, hindi daw masyadong popular ang Arnis. Kaya ginagawa ng grupo ng Buena Mano Self-Defense ang pagpapalik sa Arnis bilang parte ng ating kultura. We made a statement and a commitment. Promote, develop, and propagate Arnis as cultural heritage. Sa ngayon, kasama na ang Arnis sa sports development sa mga paaralan sa high school at college. Mayroon na din na buong curriculum para sa Arnis. Kaya't marami ng mga universidad ang nag-offer nito bilang subject sa physical education. It has taught me discipline, first and foremost, in my body and my mind, and it's taught me how to manage my time well. Tuwing linggo ay nakikita-kita ang mga estudyante ito mula sa iba't ibang universidad upang hasain pa ang kanilang galing sa Arnis. Gamit ang iba't ibang weapon tulad ng kamagong stick, bolo at kutsilyo. Beses na rin naging representante ang grupo ng Buena Mano sa martial arts demo sa ibang bansa. Pangarap nilang makilala ang Arnis sa mga malalaking kompetisyon sa buong mundo. We are doing this for a long, big ambition. Bring Arnis to Olympics. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagbabalita. Isang araw na pahal. Sa ngalan po ng bayan, sa ilalim na nag-iisang nating pandila.